Paano nga ba magpabook ng appointment online sa PSA? Pumunta po sa browser ninyo or sa Google. Pangalawa, i-type nyo ang PSA appointment. Yung pangalawang link po ang i-click ninyo. Tapos, mapupunta po kayo dito sa page na to. Pagkatapos, i-click nyo to. Dito ka na madadirect, tapos scroll down mo lang hanggang sa makita mo yung I agree and then check it. Meron pong paalala, minors are not allowed to book an appointment. Tapos kung representative ka, kailangan mo ng authorization letter at saka valid ID na nagpapakuha sa'yo at ID mo na rin. And then yung appointment system na to ay first come, first serve basis. After clicking the agree, dito ka na mapupunta. You choose the region. Lilitaw lahat ng region dyan kung saan mo gustong kumuha ng PSA documents. Clinic ko na yung region 3 kasi taga Pampanga naman ako, and then choose an outlet. Yung outlet is kung nasaan yung mga PSA office. So I click San Fernando, Pampanga. Note guys, kung saan kayo malapit ha, baka gayahin nyo yung sa akin. Mapalayo pa kayo. So, ayan po yung address or yung map ng PSA office dito sa San Fernando, Pampanga. Scroll down mo lang and click next. Dito mo na i-fill out yung mga information. I-fill out mo lang ito. First name, middle name, last name. Working email, that means na-open mo pa yung email mo. Diyan kasi ipapadala yung OTP code. Tapos, your cellphone number. And then click mo na yung box sa ilalim. Pagkatapos, ipapadala na yung OTP verification sa email na nilagay mo. Kaya sabi ko kanina, dapat working email or na-open or may access pa kayo sa email ninyo. Go to your email. Usually, nasa junk yung message. Napupunta siya dyan or tignan nyo sa spam, sa important, lahat ng folder dyan sa email ninyo. And then, kunin nyo yung OTP, ilagay nyo sa box kanina. Kapag successful na yung OTP verification mo, dito ka na mapupunta. Ano ba yung document na kinukuha mo? Is it birth certificate, cenomar, certificate of marriage, or certificate of death? So, i-click mo lang dyan. Yung certificate of live birth, yun po yung birth certificate. Dito sa relationship, sino ba yung kinukuhanan mo? Sarili mo ba? I-click mo yung self. Asawa mo ba? I-click mo yung spouse. Kung kamag-anak mo naman, like your nanay, tatay, ayan, anak mo, grandparent, grandchild, i-click mo lang. Or if authorized representative ka, i-click mo yung pinakailalim. Kunwari, sarili natin yung kinukuhanan natin, self, automatic na pong ma-fill out yung first name, middle name, and last name dyan. For example, nag-request na ako ng cenomar, tapos gusto ko pong mag-request ng birth certificate, i-click nyo lang po yung add another certificate. Then, i-fill out mo lang ulit kung anong certificate type, kanino, and then yung information. Kung gusto mo naman ng kuhanan ng birth certificate yung mama mo, yung tatay mo, or kamag-anak mo, or authorized representative ka, add another certificate. And then, i-fill out mo lang ulit. Tapos yung relationship, hindi na self yan. Ibang tao na yan, diba? Kasi ano, nagre-request ka para sa iba. Tapos yung first name, middle name, last name, i-fill out mo kung kanino yon yung document na ni-request mo. Click next, mare, mapupunta na po kayo dito sa schedule. Yung Feb 22, 23, 24, holiday yung 25, Sabado Linggo yung iba dyan, tapos 28, full na po lahat ng slot. Even March 1, mare, full na. Naku po, pati March 2. Dito sa March 3 onwards, mare, meron pang mga slot. So, pili ka lang ng available time mo dyan and then i-click mo. Kapag nakapili ka na ng date mo, i-review mo na yung information or details if correct sila and then click confirm. Punta ka sa email mo, mare, nandoon po yung QR code na kakailanganing ipakita sa guard kapag pumunta ka sa PSA. Usually po, yung email ni PSA ay pumapasok sa junk. I-check nyo po lahat ng mga folders ninyo. Baka kasi sabihin nyo hindi kayo nakatanggap ng email ni PSA. Usually, nasa spam or sa junk siya. I-click mo yung view appointment. Ayan, at meron ka ng schedule sa PSA. So, don't forget to screenshot it. Kung gusto mo mag-reschedule, click reschedule and then pili ka ng another date mo. Kung gusto mo namang i-cancel yung appointment, i-click mo yung cancel. Paalala lang po, 30 minutes before your scheduled time, dapat nandun na kayo sa PSA.
Tapos, magdala po kayo ng valid ID ninyo kung ang kinukuhanan yung documents is yung sarili ninyo. If representative po kayo, kailangan merong authorization letter plus yung valid ID na nagpapa-request ng document at saka ID nyo na rin. Heto po yung mga basic fees for birth certificate, death certificate, marriage certificate, that is 155 pesos. Yung cenomar is 210 pesos. Kapag po authorized representative kayo, hanggang dalawa lang po na unrelated individuals ang pwede nyong ipang-request ng documents. Hindi rin po transferable ang appointment sa ibang tao. Tapos po, kung meron kayong mga inquiries or concern, lalong-lalo na kung nasa Region 3 kayo, heto po yung Facebook ng Region 3 PSA. So, merong mga contact numbers dyan na pwedeng tawagan kung sakaling meron kayong mga katanungan. At ayun lang po, sana may natutunan kayo sa content na to. For more adulting contents like tutorials, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga new videos.